Pero may plaster yan eh. I mean, ang paggagawa ng sexy, kung kailangan yung malaman, nagpa-plaster yan. Plaster talaga. Kasi bakit plaster. Hindi ka nag-plaster sa eksenang yan? Kasi sa pagkaka... Kung di ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko, galing din kami sa eksenang walang plaster. Okay. Tapos parang itong scene namin na yan, parang medyo patapos na tayo. At saka saglit lang yan eh. Saglit lang yan eh. So mabilis na shot lang yan. Parang sandiyan ng camera yan. Parang nakaka... Eh, panagkabit pa kami ng plaster. Masakit. Diba, matagal pa. Masakit. Pa. Sabi ko, sige, palagyan natin to. Total, nasa condition naman, ipit ko na lang. Diba? So, ayun na. Inipit mo sa akin. Parang nakaipit. So, teka. Sorry, inipit mo pa ganun. Hindi. Sa akin. Inipit sa kanya. Inipit sa hita mo ganun. Oo. Inipit ko sa kanya. Hindi pa ganun. Para tago. Sa akin. Hindi kasi kung nakaipit pa ganun, ibig sabihin nakalabas yung dito. Hindi. Kita yun eh. Kita yun hindi. Eh. Hindi. Hindi pa lang ganun. Sa akin talaga. Tinutok. Sa kanya ako tinago. Sabi ko, tol, pasensya na, patago muna ah. Sara. Meron ka na kwento sa akin. Meron ka na kwento sa akin na may eksena binubuhat niyo si Dorigi. Di ba? Na naka-plaster ka. Pero halata eh. Halata. So you had to remove it. Paano ka naging komportable na gano'n? Ang usapan pa, dapat naka-plaster ka. Anong dapat, kwento mo yung pangyayari yun? Kasi sabi mo sa akin, one shot, tumatakbo, tama, tumatakbo. Ba, naka-plaster ka nun? Nung una, pareho kami naka-plaster, kuya pa. Kaso parang nakatatlong araw na kami na reshoot sa Batangas. Kasi parang paulit-ulit na since sumisilip na hindi kayang i-crop. Yung okay. So, kumbaga dami sumisilip lahat. Yung plaster. Yung plaster. Pareho. Kita talaga halata. So, pinakiusapan naman kami talaga na parang kung pwede lang. Oo. Eh kami, parang since parang pagod na rin kami na paulit-ulit yung eksena, tapos... Siyempre, si Sir Ricky din, parang pagod na rin. Oh, director pa siya that time na ano, may ginagawa pa siyang seri noon. Sa Jamie noon. May ginagawa pa siya noon, so sa oras din. Yeah. Oh, eh, sabi, nag-usap kami, ano, palagka, tanggal kami. Tanggal? Tanggal. Hindi ba nahihiya yung mga pututoy nyo nun? Eto na. Ito yung sinasabi ko kanina. Siyempre, ang eksena, tas ang dami nanuno. Siyempre, hindi yan titigas, di ba? Oh, ba't mo naman kailangan pati kasi nagbubuhat kayo? Hindi kasi ano ako eh. Ano ako, grower ako. Anong grower? Maliit lang yan pag hindi matigas. Oh, nag-explain siya. Grower daw siya. Pag shower, yung malaki talaga. Simulat sa pool. Pero pag tumigas. Simulat sa pool. Ito na. Ito na. Pwede yung eksena, tapos na yung pagbubuhat. Tapos na. Parang may pick up na lang na parang maglalakad kami sa hallway, tapos pa-exit. Ganyan sa CR. Parang nang sabi, okay, ano tayo dito na. So, wala pa rin plaster, ganyan. Ang sabi ko, magte-take na. O, standby. Nakatalikod. Nakatalikod. Ako nakaharap kong ganyan kasi lalakad na. O, standby. Sabi nung Royce. Uy, ginagawa mo. Dito, siyempre, ayoko ng ano. Natigas. Natigas. So, naglalakad kami, nakatayo yung kanya. Iyang-iya ako lalo. Yung sa'yo. Wala, yung sayo, ayaw! Yung sa'yo pagkatapos ng buong ulo na. Ulo-ulo lang. Sa akin, doon ko sinabi ko yung lapel eh. Yung kanya parang pwedeng pagsabihin ng bagong sa'kin. Sa'yo mo na-discarte yun, di ba? Makikita sa camera yun. Oo. Oh. Eh, bakit mo naman kasi hindi ginawa? Ginawa ako naman. Dapat tinanong ganun. Eh, kabado ako eh. Kabado ako. Ayaw talaga eh. Oh, yung kanyo. Ako focus eh. Oh. Focus ako eh. Actually, ni-request ko na mag-guess kayo kasi merong offer sa akin na gumawa ng well hindi ano ba BL movie ba o series ba basta may intimate series may intimate na ano oo may mga intimate ano may papayo niyo sa akin pag ginawa ko na yun any tips pagdating sa ganyan ako okay. Ang sa akin kaya pa huwag kang mag-aalinlangan pag nandoon ka na sa moment go mo, huwag kayong tipong ganyan. Kasi syempre, pag napanood mo yun, maganda sana kaso. Di ba? May mero eh. Alam mo yung napapansin ka yun, di ba yung minsan yung mga kontrabida, yung magagaling masama ba? Tapos paghalik. May ganun bang kontrabida? Hindi, di ba? So, naiintindihan ko siya sa'yo mo. Yung ikaw, anong sa akin? Ganun yun eh. Sinabi din sa amin ni Direk Rigi ito eh. Kung may isang bagay na gagawin ka, gawin mo na lang tama at maganda. Para wala ka nang walang pag-aalinlangan, para wala ka nang pagsisisi kung ano man yung maging resulta niyan. Okay. Yung kailangan mag-plaster. I would assume kasi may mga nabasa kong eksena, may mga plaster since eh.
Ah, kailangan mo ng plaster? Oo, oh, baka meron kang alam paano gumawa or whatever. Hindi, actually, kuya po, meron ako dito. Oh, sakto. Anong sakto. Meron ka? Meron akong plaster dito. Oo. Oh. Naka-plaster ka buong interview natin? Oo, oh, eh kasi baka pagubarin mo kami dito, hindi yun naman alam eh. Oo! Oh. Oh. Ay, kuya po, para sa'yo. Akin na yan? Oo naman. Ang bait mo naman, Koy! Masakit yan, masakit yan. Kuya po, yan. Namanta na kita eh. Ito pala yun! Yan. Kaya sa ito yung skin tone. Yan! Yan yung skin tone. Wow! Wow! Nasaya-saya naman ang interview na ito! Maraming salamat, Kokoy, ha! Pwede mo nang baulin yan? Pwede ka na! Akin na ito, Koy! Kaya akin na ito! Thank you! Maraming salamat! Mga Kapuso! Maraming salamat sa panunod nyo ng Justin ngayong araw na ito. Kasama si Kokoy at saka si Royce. Palakpakan natin sila! Magkita-kita po tayo next week! Yan! Dapat nag-ahit ka. Gusto mo kaya po ako magkakit? Hindi na!